Hi, my name is Era, and today gagawa tayo ng cassava cake. I'll be providing the recipe, procedure, and also the costing na rin para sa magbabalak gawin tong negosyo. So, let's begin. So, kunin na natin yung isang kilong fresh cassava or kamoteng kahoy. Binalatan ko na siya at nugasan behind the scene. Also, tinanggal ko na rin yung matigas na part sa gitna. So, ready na natin siyang i-crate. Tip lang para sa mga OFW dyan or nasa ibang bansa, kung wala kayong makitang fresh cassava sa grocery store, so usually meron ito sa mga Asian store. Kunin natin yung grater. Dapat yung pino lang siya. Huwag sana yung malalaking butas para maganda yung pagkakagrate natin at smooth. And then, gamitin natin yung strainer, salain lang natin yung ibang liquid or juice kasi medyo bitter to and mapait yung juice niya. So, this is the best part kasi hindi nyo na kailangan ng mga mixer, mga heavy equipment. Pwede nyo na tong gawin sa isang bowl lang. Kunin na natin yung 1 cup or 250 ml ng coconut milk, 1 can or 370 ml evaporated milk. Stir natin and then add 1 half can or 150 ml of condensed milk. So, bumili ako ng isang can nito pero hinati ko siya sa kalahati kasi gagamitin natin later yung kalahati sa pang toppings. Add 1 cup of sugar. This is white sugar. Three tablespoon or 42 grams of melted margarine or butter. I'll be using margarine. Two large eggs, half a teaspoon of salt. So this part, optional lang siya. Kung ayaw nyo maglagay, okay lang din naman. But maglalagay ako dito ng queso or cheese. You could use cheddar cheese or ako, ginamit ko lang dito is yung Eden. So, kalahating pack to, this is 82.5 grams. Hinati ko yung isang 165 grams na cheese. Grated na siya, yung iba ilalagay na natin sa ating batter. And yung iba, or yung kalahati nito, pang toppings. And then, pag na-mix na natin mabuti, ipopour na natin siya sa baking pan. Dahil pang negosyo yung gagawin ko dito, bumili ako nitong rectangular foil containers with lid. So, isang maliit, isang malaki. Yung sizes niya, ilalagay ko na lang sa screen or sa description. So, kung magbebenta kayo, mas maganda na to kasi diretso na siya. Hindi nyo na kailangan ng tray or baking pan. And then, pwede nyo nang ibenta ng ganito. In total, makakagawa talaga tayo dito ng 10 foil container na maliit. But, naglagay lang ako nung malaki para makita nyo rin siya pag malaking size. So, yung malaki nito katumbas ng 3 small. I'll be using 1 half cup. Pero, nakadalawang salin ako per container. So, 1 cup each. Pero, syempre, tansyahin nyo na lang din. Basta, huwag nyo lang ipupuno siya. Kasi later, pag hin-half bake natin, lalagyan pa natin ito ng toppings. So, this is what it looks like. In total, kung maliit na food container or foil container lang yung gagawin nyo, 10 yung magagawa nyo dito. So, gagamit pala tayo dito ng improvised oven para sa mga walang oven sa bahay. Alam ko, na-miss nyo to. Gagamit tayo ng kaldero. Tapos, pinreheat ko na rin siya sa medium to low heat ng 10 minutes bago ko siya ilagay sa loob. Make sure na may stand sa loob at may cover. So, ibibake natin to sa improvised oven for 40 to 45 minutes. Para naman sa mga gustong gumamit ng oven, again, nag-preheat din ako dito 180 degrees Celsius for 10 minutes bago ko nilagay yung ating cassava cake. Binake ko rin siya for about 40 to 45 minutes, 180 degrees Celsius. So, habang binibake natin siya, gagawa na tayo ng toppings. 1 half cup ng coconut cream or kakanggata, half a can or 150 ml ng condensed milk, yung kalahati ng condensed na ginamit natin kanina, 1 egg yolk, large ang size nito, and then i-mix lang natin. So this is what it looks like sa ating improvised oven. 40 minutes ko siyang binake. Medyo na ano lang yung mga gilid-gilid na deform kasi nilagay ko siya sa baking pan. Pero yan, ganun ang itsura niya. So, lalagyan na natin siya ng toppings. Pour lang natin sa ibabaw ng ating mga cassava cake. And then, add in your grated cheese. So, kunin na natin yung ating cassava cake. Ito yung sa oven naman. So, diba, ang perfect yung tingnan. I-pour lang natin sa ibabaw ng ating mga cassava cake. And then, add in your grated cheese. Nasa sa inyo na yan kung gano'ng kadaming cheese yung ilalagay nyo. The more, the better.
And then, ibalik na natin sa ating oven at improvised oven. Bake natin for about 15 to 20 minutes or hanggang sa mag-brown na yung ibabaw. And this is what it looks like, our very own cassava cake, ready to be served. Okay, so nandito na tayo sa part ng costing. In total, 10 na cassava cake yung nagawa natin na maliit. So, yung cassava cake natin, tatagal siya ng isang araw basta nasa room temperature. Pero, kung babalakin nyo pa siyang patagalin, pag nilagay nyo siya sa fridge, tatagal siya ng 5 days. In total, yung ingredients natin ay 162.29 pesos. So, ito pwede nyo ibenta pang trial. Pero, kung magbabalak kayong gawing negosyo, mas maganda kung dadamihan nyo yung gawa nyo. Since, sayang naman kung sa labor cost or sa gasol lang o sa electricity mapunta. So, sabihin na natin, pupuhunan tayo dito ng 500 pesos or less than that. So, 20 na cassava cake. Times 2 lang natin yung ingredients, magiging 324.58 yung magiging ingredients natin dito or yung total costing ng ingredients. Other expenses natin ay 165 pesos, so total puhunan natin ay 489.58 pesos para sa 20 na cassava cake. So just imagine, hindi pa lalagpas ng 500 pesos yung puhunan nyo doon. So each cassava cake ay 24.47 pesos yung puhunan doon. Pwede nyo siyang ibenta ng 55 to 60 pesos. So, sabihin na natin 60 pesos ko siya ibebenta. Sa 20 na cassava cake, kikita kayo ng 1,200 pesos. And yung tubo nyo doon ay 710.42 pesos. So, mas malaki pa rin yung tubo nyo compared doon sa puhunan. Now, kung magdire-diretso to, makabenta kayo ng 20 na cassava cake. Sa loob ng isang buwan, meron kayong 21,312.60 pesos. So, that's about it. Thank you for watching this video. I hope you like and subscribe, and see you next time. Bye!